Ang susunod na programa ay rated SPG. Strictong patnubay at gabay ni teacher ang kailangan sa mga estudyanteng nakikinig. Jules, bilisan na natin, sabi ni Sir Jeff. Kailangan na daw niya mga flowers sa shop nila in 15 minutes. Nagtatrabaho kami dalawa sa isang flower farm tapos na-deliver kami ng nakasal. Masyado naman nagmamadali niya si Sir Jeff. Abot kaya tayo, Amber? Kung bibilisan mo ang pag-drive. Ganun na nga ang ginawa ni Jules. Medyo binilisan niya ang takbo namin. Hindi ko alam pero biglang nahuli yung cellphone ni Jules. Ako na sana ang kukuha pero siya na mismo ang unicorn para kakain niya. Jules! Mapapagal mo yung babae! Agad na nag-angat ng ulo si Jules. Kinabig niya pa kaliwa ang manibela, pero nabangga pa rin noon yung babae. Nagpa-ekis-ekis ang takbo namin. Nang makita namin babangga kami sa isang poste, ay agad akong niyakap ni Jules. Sabrina, iyon ang pangalan ng babae na bangga namin ayon sa mga polis. Nakakapagtaka na wala akong masyadong naging pinsala nang bumangga kami. Pero si Jules, 50-50 ang chance na mabuhay. Comatose. Nagtungo ako sa tsapa sa ospital, lumagod at nagkasal. Ka ba nag-alala, damdamin ko'y nasasakta. Araw at gabi, wala ka na sa aking tabi. Paano na ako, paano na tayo, sana'y if only you could have stayed a little longer. If I had known this feeling, then I could have been much stronger. And the hurt I feel right now would be so far away. Now all the memories tell should have made you stay. You said we'll make it. Pinalikan ko na si Jules sa kwarto nito sa ospital. Pagbalik ko sa kwarto niya, ay tila maiiyak na naman ako sa kaawa-awa niya ni Jules. Lumapit ako sa kanya at binampi ang aking labi sa labi niya. Pagpikit ko ay dumausbos na ang luha sa aking mga mata. Hindi na niya kayang gumanti sa mga halik at yakap. Jules, bumalik ka na, please.
mahal na mahal kita. Mahigit isang buwan lang nakalipas, pero hindi pa rin nagigising si Juice. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Masyado na sanay ako na nandiyan siya sa tabi ko. Mahal na mahal namin ang isa-isa. Nakaupo ako noon sa park sa likod ng hospital. Nag-iisip, pinapanood ko ang mga batang naglalaro. Nakikita dito. Isang boses ng babae ang narinig ko. May isang magandang babae na nasa harapan ko. Nakangiti siya at napakaaliwalas ng mukha. Magbabalik. Mga classmates, ano isdang dating isa? Ano daw? Eddie! Tuna! Ang corny, ang corny, corny, corny. Ang corny, ang corny, 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 boto night. Yeah. Joke yun? Mm-hmm. I am both! Ito pa! Anong isdang gumagapang sa dingding? Ano daw? E di, ipish! Joke yun? Mm-hmm. I am both! Ito ang malupit. Anong isdang nabibili? Ano daw? Edi, pisyo! Ang corny, 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 corny. Ang corny, ang corny, corny, corny mo tonight. Woo! Joke yun? Mm-hmm. I am both! Ariel, ayaw kong maging best friend ka. Gusto ko kasin. Ariel, ang pag-ibig ko parang langka. Bakit? Lang katapusan. Ikaw, Danilo, asong ka ba? Bakit? Umamin ka nga. Hindi ako ang pumatay. Umamin ka na. Umamin ka. Joke yun? Mm-hmm. I am both. Nagbabalik. Pwede mo po sa tabi. Sige. Bakit lagi kitang nakikita mo? Pumatos ka sa boyfriend ko at hindi pa namin alam kung kailan siya magigising. Nakakalungkot naman. Mahal na mahal siya, no? Sobra. Sobrang mahal na mahal. Pwede nga lang pati buhay ko, ibahagi ko sa gagawin ko. Thank you.
number. Nabitas ako ng bulaklak ng white roses sa garden sa park ng araw na iyon. Ibibigay ko iyon kay Jules, magdalabas mo. Maya-maya ay nasa loob na ako ng kanyang kwarto. Marami-rami ding bulaklak ang bukas ko. Hinagkan ko muna siya sa pisngi at nilapag ang white roses malapit sa kanyang kamay. Pinagmasdan ko ang kanyang mga. Jules! Gising na si Jules! Salamat, Diyos ko. Salamat, Jules, at bumalik ka na. Amber? Oo, oh, Jules! Ako to, si Amber! Biglang bumukas ang pinto nang nakitang pumasok si Aling Lena, ang nanay ni Jules. Nakita ni Jules ang kanyang nanay, kaya tinawag niya ito. Ma! Diyos ko! Ang anak ko! Nagising na! Tatawag ka ng doktor, anak! Sandali lang! Ma! Nasaan po si Amber? Ha? Nagpapatawa ko si Jules? Jules, nandito ako! Ano? Huwag ka sana mabibig na pero hindi nakaligtan sa aksidente si Amber. Patay na siya, anak. Hindi totoo yan! Andito ako! Jules! Patay na ako! Biglang pumasok sa kwarto niyo yung babaeng nakausap ko sa kwarto. Salita na, Amber. Kailangan na natin mag-alis. Ano nga malis? Ika-apat ng kuwatsyam na araw na natin. Oo nga pala, ako si Sabina. Ngayon, parang wala na ang kalahati ng buhay ko. Ang babaeng nagpapasaya sa buhay ko. Kumukumpleto sa mundo ko. Ang babaeng ihaharap ko sana sa altar.
pero isa-isang iglap nawala na ng parang bula. Sana hindi na lang ako nagising sa pagkakomatose. Hindi ko na rin sana nararamdaman itong sakit na nararamdaman ko ngayon. Patuloy na lang sana akong mananaginip na magkasama kaming dalawa. Ay, sa dalawang taon na pinagsamahan namin bilang magkasintahan, ay marami na rin nabuong mga pangarap. Mga alaalang kay sarap balikan. Kakayanin ko pa kaya ang bagong umaga? Wala na siya sa tabi ko. Pero saan ka man naroroon, Yabs? Mahal na mahal kita.